Ya siya kasi ko na ito. Ito siya butas. Ayan o. So, pagka-receive na kami, may ganyan na siya. So, naisip agad yung laman sa loob. So, ito siya. Wow. Dapat soap dishwasher. Di naman ito binili ko. Alo. Alcohol yung binili ko, pero soap dishwasher binigay sa akin. Oh my god, scam ata ito. Ah, okay. So, ayan. Ito yung ilalagay sa pader. Ipapao siya. Para sumabit to. Ito, i-hook nyo dito to. Ayan natin lock and load niya. So, ayan ang nilalaman niya. Tignan natin dito kung may manual siya. Ayan, may kasama naman siyang manual. English naman kahit galing from China siya. So, ayan. Ang kanyang nilalaman. Guys, buksan na natin to. So, para makita natin. Yan. Tapos, pa kanan na siya. Yan. Tapos, hatain. Kunin rin to. Ayan, bumukas na rin. So, ayan, dito yung nalagyan ng battery. At syempre, nakabili na rin tayo ng ating battery. Brand new yan, oh. So, ayan. Shoot lang natin yung matatabang battery na yan. Kahit anong battery, basta ganito katataba. Lang natin ulit. Ayan, pasok na siya. Ngayon naman, kailangan natin lagyan ng ano, ng alcohol to. Dito siya shoot yung alcohol. Medyo pahirapan siya. Medyo masikip. Mahirap siya iikot. Pero mahirap siya iikot, ah. Yun lang yung problema niya sa pag ano dyan. Meron tayong alcohol. Dito sa loob ng... Oh, ingat. Ingat lang sa paglagay. Baka mabasaan nyo yung mismong ano. So, bumigat siya. So, itong ganitong kalaki, itong 500 ml na to, hindi niya napuno. Ayan, no? Hindi siya, so, dalawang 500 ml para mapuno siya. Ayan, no? Kalahati. Alos kalahati nga lang, eh. So, ayan. So, ngayon naman, isasarado natin siya. Ito. Mahirapan tayo magsarado. Ayan, di pantay. Ayan, pantay na. So, it's up to you kung higpitan nyo o hindi. Hindi naman kailangan masyadong higpit dyan kasi hindi naman nakatayo lang naman yan. So, nakatawad lang kasi bumuka siya. So, ayan, ilalak na natin. Ito, mayroon na siyang paratandaan sign. Kung paano siya ilak. So, ayan, ano na, pakaliwa naman to. Or left. So, ayan, nalak na natin siya. Bunutin mo, di nakasama yung ano. Yung ano niya. Tapos dito, may turn on siya. Tapos ito, AC adapter niya. Wala namang binigay na AC adapter. So, hindi natin magagamit yan. So, ito, pag turn. Tapos, matitik dapat niya. Yun. Ang problema, wala akong nakahigop na ano. Wala akong nahigop na ano. Yun lang, wala akong nakikip na, nahihigop na ano. Yun, meron na, yun. Ayun, bumuga na. Oh, spray siya. Lakas, oh. Oh, malakas, malakas. Sarap. So, ayun, gumagana siya. So, ulit yung pagkabili. So, ayun.
Maganda to pang anti-COVID-19. Oh, meron. Ito, to pla. Lahat na dinidetect niya basta may nakaharan lang dito. Wala. Dito. Wala. Ah, nga dito lang. Kailangan ba dito yung kamay mo? So, mga ganyan. Parang isang buwan to. Ayan o. Sakto, isang buwan to. Yan yung range ng, ano niya. Ng sensor niya. Worth buying ba to? Para sa akin, hindi siya worth buying. Kasi di naman siya essential sa ating buhay. May no-touch dispenser man o wala, nagfa-function pa rin na maayos ang mga alkohol. Mararapat lang siyang bilhin kapag may sobra-sobra kayong salapi. Halimbawa, imbis na ipang fast food or ibili ng mamahaling kape, ito na lang paggastusan nyo. Madalas nyo pang magagamit at permanente pa. Pero kung walang-wala talaga, magtiyaga na lang sa nakasanayang tradisyonal na alkohol.